Hello, hello. Hello, 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 sa inyo lahat. Lang po ha. Pusin lang natin. Ay, may ngay, may ngay. Double, double. Yan. Hello, hello sa inyo lang. Ay, alarm, alarm pa. Shout out! Yan. Ako, ano ba ito? Ganyan. Yung problema nitong stand. Ayan. Hello, everyone. Good afternoon. Ay, evening na pala. Good evening sa inyong lahat. O, di ba? Yan. Okay ba? Okay ba? Ha? Papalit na ako ng kortina. Puro kortina pinag-uusapan. Ano ba yan? Bakit ba kortina pinag-uusapan nyo dyan? Ha, mamita? May kortina nga yan, ha? Final curtain ba yan? At kailangan pag-usapan yung final curtain na yan. Shout out po sa inyong lahat na mga nandyan. Mga ating viewers tonight. Tonight. Meron tayong interesting na pag-uusapan. Diyos ko, Lord. Now is the time. Sabi nga, now is the time. Bakit? Sino ba thumbnail natin, guys? Hmm? Sino ang thumbnail natin? Diyos ko. Alam nyo, good morning, good evening, good afternoon sa inyo lahat. Kung saan man kayong sulok nandoon, this is Andrea D. Very interesting ang ating topic tonight. Bakit? Shout out Daisy Rate, ang shout out po sa mga Team Amazona, Team Bubuli, Team Kalingap, Team Beehive, Team Moonshadows, and Team Virador. Ayan ang ating mga friends, ang mga team. Ayan, Daisy Rayton, Amy Zing, Shelly Ordaz, Rich Joy TV, Toklits Bautista, of course, Virgilia Nassis, Lester Novora, Marie HK, Angie Rimon, Summer May, Sagip Kalikasan, sis, hello, Belen Gatus, Nilda Mama, Farah Muhammad Vlog. Of course, ang lalabs ko nandito. Paktay ka. Paktay talaga siya. Hili niya man lampaso. Alampaso kita ngayon. Ah, di ba? Dati ka siguro, dati ka palang ano, alam ko na, kaya pala mahilig ka ng lampaso, lampaso, ha? Ikaw, ha? Lloyd Javier, Lorna Ching, Angie Rimon is here, Marian Dizon, Matilde Bello Miraflor. Sa si MJ May Jidling. Josh Pogi. Miss Eden Nagasi, of course, nandito. Lloyd Javier. Jaime, Jamie Huaban. Joy Castillo. Joy Hikida. Miss Lorna Ching, of course, nabati na natin. Kaisai. Kaisai Mixed Channel. Kenzel OFW. Aliyah Love, Miss Coralie, Ate Rose Hannah, Ka-Maintenance, Chef ako, Chef Karin, Dalagang Bukid, of course, Linmore is here, RDLYNEMOR, ayan, yarap naman, RD Linmore, ayan, Elvira Olofsen, Grace Gonzalez, Vilma, Evelyn Danora, Geraldine Ramos, sino pa mga hindi natin nabate? Debbie Chuchiyama, good evening, Team Bubulian, Team Amazona. Mega, mega love, shout out to you. Ludy Cortez. Sino pa? Sparting! Andito ang Spartan Warrior. Isa Candido, Team Angels. Valmari, official manang, hello. Helen Premia, Nilda Mama. Of course, ang aming Tita Senaida Peña, nandito.
Good evening po sa inyo, Tita Sinaida. Chill lang kayo ha, huwag na masyadong dibdibin. Kaya niya yan. Mabuti na yun, nawala sa inyo. At least, marami namang pumapalit na mga nagmamahal sa inyo. Ayan. Norma Jean Vlog, Ida Gripon, good morning from Milan, Italy. Shout out po sa mga taga Milan, Italy na nandyan. Mag-ingat po kayo. Kinig lang ako, anding parang interesting yung topic mo. Yes, Ate Rose, huwag ka mawawala. Lester Novora. Ayan, Rolim. Hello, Sis Andrea. Sa lahat ni Mubuli, Auntie Mamazona. Ayan. Amy Zing, Alarin Templo. Sino pa mga Nina Tinabati. Ashton Moy. Faye CM. Edith Zulueta. Nood habang nagpiprito. Baka masunog yung prito nyo. Elaine Rivera. Sino ba? Tita Elaine Loreto, of course. Team Amazona yan. Lagyan natin na. Bigyan ng jacket yan. Mga Team Amazona dyan. Geraldine Ramos. Siguro di kayo nakita doon kaya wala din. Noon daw 1K lang views. Pero now daw marami na. Sa FB nga lang, di ba? Mataas naman na ang views nila. Ang channel niya. Congratulations naman and good luck naman sa channel nila, di ba? Na tumataas. Marie HK, Nene De Leon, Sacy25. Lagyan natin ang jacket niyan, mga Team Amazona. Of course, ang aming vice, Mama Bear, nandito. Ayan. Managing moderators. Karen Cordero, Koki, May Rosales, Kabsat, magandang hapon sa lahat. Kabsat, magandang hapon din po sa inyo, Miss May Rosales. Chef ako, Chef Karin. Hello po, Ma'am Zenaida Peña. Na ako lang napanood live ni Bibi. Ang bastos talaga. Tinawag po kayong Zenaida Pineapple. Sobrang bastos, walang galang. What do you expect po? Saan kay Lons? Saan kay Lons? Aba, lagyan kita ng jacket sa kay. Baka may sumipa sa'yo dyan. Pero lahat naman ng mga nandyan, mga Team Amazona lang yung mga may jackets. Ruby Elaine, of course, ang attorney ng mga Amazona ay nandito. Angie S. Ed Celeration. Yung mga hindi pa natin nabate, no? Batiin natin. sino pa mga nandito? Anong bagong pasabog? Matutuwa ka sa pasabog. Ilagay niya vlogs. Roselia Navarro, hello ending at sa lahat. Tagal naghihintay pero okay lang. DG kay Mamita, ayan. Andrea, thank you. And to all, thank you din po, Tita Zenaida Peña, for being here. You know, your presence only, yung presence nyo lang. Happy na po kami dyan. Nakikita namin kayo dito. Ludi Anoviso, hello, Ludi Anoviso. Kumusta ka na? Ano nangyari? Sangkay, bagong pasabog ay sumabog na. Ikaw na, bida. Ikaw na ngayon si Commander Sangkay. Ay, nako. Yung pasabog mo, alam ko din ba? Yeah! Di ko alam kung alam mo to. Ha? Di ko alam, Sangkay. Alam mo ba to? May alam ka ba dito? Pasabugan niya, Miss Andy. Yes, BB55 nandito. Ayan. Okay, start tayo ha. Start tayo ha. Alam mo, Marilyn Chang, listen and listen well. Pinig ka sa sasabihin ko sa'yo. Zymie27, magandang gabi sa maganda naming host. Thank you naman po, Zymie27. Makinig ka, Marilyn Chang. Alam mo, ikaw, Chang. Hi, Cassie Athena. Wait lang po, lalagyan lang natin ng mga jacket ng mga Amazona ko. Yan. Yeah, yes, sabi Bagsik, wala daw siya alam sa issue, pero bakit nagkukuda siya tapos dinamay pa ako? Yun na nga po. Elaine Rivera, shout out. A More Power Mix Vlog, shout out. Popcorn, yes, bumili na kayo ng popcorn nyo. Maganda-ganda to. Jinkay the Channel. Yan, Dalagang Bukid. Okay.
Guys, nagbumabati na ako kasi baka mamaya dire-diretso na ako. Hindi ko na kayo mabati. Pasensya na ha. Tatawa lang ako, guys. Alam nyo, guys, word of advice, no? Kung ikaw, nagsasalita ka, nangiinsulto ka ng kapwa mo, nagyayabang ka, gumagawa ka ng mga, nagpa-fabricate ka ng mga kwento about other people only for content para sa channel mo. It's really, really a bad thing. Napakasama na gawin sa kapwa natin yan na naninira ka ng tao, nagpa-fabricate ka, nagsisinungaling ka, nang iinsulto ka ng tao para lang sa channel. Sabi ko nga, hindi lahat ng araw sa'yo, Chang. Kaya makinig ka sa lahat ng sasabihin ko sa'yo. Ano? Sino dito yung mga nainsulto, namura, na gawa ng kwento, na lahat ng mga paninira naging biktima na ni Marilyn Chang? Sino dyan? Sam Cortez! Hello, bunso! Sino dyan? Sabihin niyo sa akin, press 1 kung kayo ay nabiktima na ni Marilyn Chang. Nang mura, nang kung ano-anong masasakit na salita. Jerry Kasubuan, shout out to you. Victoria's Choice, hello po, Ma'am Victoria's Choice. Yan, dating kasama ni Marilyn Chang yan. Sa team. Tama po ba ako, Miss Victoria's Choice? Sino dito? Yes po, Tita Sinayda Peña. You actually, yung mga comforting words po, ako din kinailangan ko yan that time. Talagang yung kahit na anong sakit, kahit na anong dinudurog ka, at kahit na yung puso mo ay broken, yung mga comforting words, mga kind words, mga magagandang salita, mga sympathies ng mga followers, friends, viewers mo, nakakagaan. Nakakagaan po talaga yan, Tita Sinayda Peña. So don't worry, madami pong nagmamahal sa inyo, Tita Sinayda. Huwag niyo pong intindihin yung mga taong nawala sa inyo na walang kwenta at hindi pinahalagahan yung friendship ninyo. Intindihin niyo na lang po yung mga nagmamahal sa inyo. Di ba ano, Tita Sinayda? Lumala yung utak ni ano. O nga, o yan, yung mga namura dyan, mag-press 1 kayo dyan. Mga nabalahura. Yung mga, ayan, Elsa Kalika, shout out po. Yung mga namura dyan ni Chang. O yan, Sangkay, mag-press 1 ka dyan. Alam ko, ikaw. Yanis Hillman, shout out. Yeah, Mega Box, shout out po sa inyo, Miss Mega Box. Ayun. Dami, oh. Dami na mura. Marilyn Chang, Team Angels. Frankie, press 1 ka. At tayo, karamihan, ang dami niyang namura actually. Ang dami niyang binalaura. Diana. Grace Gonzalez. Ayan. Oh, special si Sangkay kasi si Sangkay ngayon ang ano eh. Tsaka kami ni Sangkay actually. Ang daming namura ni Marilyn Chang. Eto naman ang good news ko sa inyo. Today is the day. Hi, G. Namura na, oh, di ba? Gloria Sixto, shout out po sa inyo. Yan, dami na pe-press 1, oh, Marilyn Chang, oh. Mayakas sa balat mo. Dami mong mga pinagmumura, mga ininsulto, mga inapi-api, kinawawa. Hindi ka na nahiya sa sarili mo. Pero ngayon, makinig ka. Okay. Sige. Ganito. God bless you, my dear. Thank you po, Tita Sinayda. Tina Cano, namura din. Inday Louie. Paano ko masasabihin na naginip ako na naginip ako? Kaso hindi pa naginip eh. Ano eh, totoo eh. Pag-gising ko, yun pa rin eh. May nag-send sa akin. Merong isang good Samaritan na nag-send sa akin ng mga information. Positive AMS ate, hello.
Positive up. Like, positive up sa Marilyn Chan. May nag-send sa akin. Doc Eric, shout out. Asan si Doc Eric? Kailangan mabigyan ng jockey yan. Jockey, yan. Kasi Amazon na po yan. Yan. Oh, yan. So, dinami-dami ng mga namura mo dito sa SOCMED, Marilyn Chang. You can just imagine how many times ka na nagla-live sa isang araw. Sa dinami-dami ng mga namura mo, na insulto mo, inapi mo, napakapakan mong pagkatao, pinalakura mo, ginawan mo ng kasinungalingan. Ngayon, ang araw ng paghihiganti. Andiyan ba si Kumate Churba? Hindi ko nakikita. Casey, andiyan ka ba? Press one ka na rin. Yamsi, shout out. Oh, Junel Vlogs! Hello, Junel! Ayan, nagpalit na po si Junel Vlogs ng, ano, ng pangalan ng channel. Huwag mo na pang hinayangan ang mga taong hindi totoo at walang respeto sa inyo habang tumatagal. Nalalaman mo din anong klase silang tao. Hugs para sa iyo, madam. Yes. Big hugs to you. Because yan ni Peña. Saan kaya? Ano daw? Saan kaya sa Australia si Madam Peña, yung sister ko sa Kingston? Ah, kita si Naida Peña yung may nagtatanong. Si Hayat Somoras na thumbnail pa. Oh, yan. Manang Daisy Rayton, pressing one. Oh, sige, sige, sige. Masaya to, masaya. Sino ba dito talaga yung nakakakilala kay Marilyn Chang? Meron ba dito? Meron ba ditong nakakaalaman lang ng background niya? Ha? Ludiano Viso. Sige, sabihin niyo sa akin kung meron dito man lang na nakakakilala ng background niya kahit na konti. Kahit na konti, mag-press one kayo ulit. Ah, isang kayo. Sangkay. Sangkay, madami ka bang alam? Share mo naman sa amin, Sangkay. Mel, hello. Mag-share ka naman dyan, Sangkay. Grabe ka naman. Damot-damot mo naman. Sinasarili mo lang yung mga alam mo dyan. Maldita Belo Miraflor. Ano yan? Kaya, ang payat mo yan. Barbara Tanoso, shoutout. May mga nakarating sa akin. Actually, lumipad eh. Lumipad. Lumipad yung mga information. Tapos dumapo. Dumapo dito sa akin. Grabe. Gulat ako eh. Etong taong to, Marilyn Chang, unang-una, ang pangalan niya, hindi talaga, yun ang totoo niyang pangalan. Which is, okay lang naman, understandable. Kasi like ako, hindi din naman tunay kong pangalan Andrea D. So, yan ang aking stage name. Diba? Screen name, kumbaga. Info niya. Kulang pa ba sa yung binigay ko? Tano ka, Sangkay. Ikaw talaga, Sangkay. Ganyan sa'yo magaling to? Di ko alam. Promise, di ko talaga alam. Grabe na si Sangkay. Binabasag yung mga kasiyahan ko. Hi, Sangkay, ah. Ikaw ah, manahimik ka dyan. Kung ayaw mo, mabalahura na naman. Mabalahurahin ka na naman ng lagot ka. Thumbnail tayo ng dalawa mama, Sangkay, lagot ka. Aray ko. Hindi. Oy, Chicksilim, shout out po. Ayan. Nalaman ko. Grabe, talaga palang itong taong. Napansin ko na ito. Meron siyang ano eh. Yung personality niya, defensive. Meron siya, gumagamit siya ng defense mechanism. Why? To protect herself. Inuunahan na niya yung mga tao para hindi siya ma-attack ng tao. Kasi, ang dami niya palang lihim. Revelation 103. Ang dami niya palang lihim. Grabe. Ang dami niya mga pinagbibintangan ng mga scammer, mga may utang, like ako, ayan, utang ko, ha, pinagdaanan niya sa akin, pinamumukha niya sa akin. May kaso daw ako sa US. Pero hindi pa ako nakulong, ha? Bakit kung may kaso ako, dapat nakulong ako man lang or kahit na sabi mo man lang na meron man lang record ako. Kasi alam niyo po sa US,
I think even other parts of the world, no, sa ibang countries. Pag meron kang kaso, kasi sa US po, social security number. Once na tinype in mong social security number ng isang tao, you can easily identify. Or I mean, you can easily get a lot of information about this person. Kasi ang SS po doon is napaka-importante. Yan ang identity mo. Diyan lahat. May records ka dyan ng kung anong kaso mo, meron kang mga tickets, meron kang mga kung saan ang address mo, mga tinirhan mo dati, kung ano yung status ng credit mo. Ang dami mong pwedeng malaman sa SS number lang. Meron din pong mga app or meron din pong mga online app na pwede mong gamitin sa US to search for a person. Not only ang address niya, ang phone number niya, anong background ng tao, saan siya nagtrabaho, sino, even mga kasama niya sa bahay. Nasa-search mo doon kung sino mga kasama niya sa bahay. Ganun po yan. Alam ng mga taga-US yan, kasi ako, I've been in the States, no? Alam po ng mga taga-US yan, merong mga app na gano'n, sa people. Hindi ko nasasabihin kasi baka mamaya gamitin niya eh. Baka kasi tanga siya sa ganyan, hindi pa niya alam. Lucy Valencia, shout out po. Si Ate Edna. Nelly Solomon, hello Tita Nelly. Joy Castillo, correct, magbabayad ka sa app. Yes! Meron pong bayad yan. If you want free, meron din silang free na parang trial lang, pero very limited ang makukuha mo. Name lang yata at saka address or phone number, parang ganun. But if you pay, bayad ka, you can actually search. Ibibigay sa'yo maraming information about the person. Like kung saan siya tumira, anong address, mga ganun. Eh, meron pong nag-send sa akin. Isang napakabait na Samaritan. Nagalit na galit na rin po sa kanya. Gusto niyo ba makita? Gusto niyo makita? Ha? Maria Perez 101. Hello, hello, hello. Exciting na revelation. Chantel, bilisan mo go. Ang dami Marites. 222. Okay. Kin Arian, shout out to you, baby girl. Actually, pinanood ko yung Kin Arian, may pumasok pala doon na ano, mabagsik. Nabasa ko lang doon sa replay, doon sa live chat. May pumasok pala mabagsik doon. Una yung totoo niyang pangalan, Baanad Bagsik. And then bandang huli, iba na yung pangalan, Irish Spring. Pero yung mga comment niya pareho pa rin. Kundi ba man tanga talaga? Alam mo na siya. Hi, Kin! Okay ka na, baby girl. Andito si Tita Sinaida Peña mo. Eto, eto. Nalaman ko, guys. Nalaman ko. Una, unang-una. Marilyn Chang! Shout out sa'yo! Lalampasuhin mo kami, ha? Ibabalik ko sa'yo yung lampaso. Hindi rin totoo. Yan ang si Elizabeth Hansen. May pension si Marilyn Chang. Oh! Ah! Yan ang nalabasa na. Lynn Moore, di ba tama ako? May mga apps sa States na pwedeng gamitin. First, alam na natin ang address niya. Kasi actually marami naman na nakakaalam ng address niya. Sa Clearwater, di ba sa Florida. Alam na natin address niya. Tataka lang ako eh. Coincidental naman. Pangalan ng street niya, Highland. Kaya pala ito si Call Girl, Igorota. Talagang sobrang loyal. Nagbalit ng pangalan, Highland. Highland Girl. Napaka-loyal mo naman, Call Girl, Igorota. Pangalan ng pangalan, pinalit mong pangalan, eh, Highland. Highland Girl. Di ba yun ang pangalan ni Call Girl Igorota ngayon? Tama ba ako? Ang address pala nito, ni Changot. Changot!
Ah, Diyos mo pala, alam ko na, Highland ka, sa Highland Clearwater ka pala nakatira. One, that's one. Boom. Phone number, nandito din. Grabe. Phone number siya. Anong totoong pangalan ni Chang? Meron ako. Actually, ang dami niyang pangalan. Dito sa lumabas, dito sa mga records niya, iba-ibang naging pangalan. At iba-ibang state din ang napuntahan niya. Meron siyang... Ang totoo niyang pangalan, tama yung mga sinabi ninyo na Yu. Marilyn Yu Chang. Yun ang pangalan niya. Marilyn Chang! Marilyn Yu Chang! Alam na namin. Oh, ah. Chang, sabi mo naman sa amin. Oy, G, thank you, thank you. Ang tagal mo. Chang, sabi mo naman sa amin, ano nangyari nung ano, May 11, 2020? Chang, sabi mo sa amin, ano nangyari nung May 11, 2020, ha? Sa Pinellas Courts in Florida. Courts. 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 Ano yung courts? Korte. Ano nangyari doon, ha? Oh, talaga, Chang, ha? Uy, kaya pala may mugshot ka noon, ha? Totoo pala yun, ha? Nawangwang. Nahuli siya. Nahuli! O, tapos sasabihin mo, ako may kaso, ako maraming kaso. Kaya ako pumunta ng Pilipinas, nagtatago ako dahil may kaso ako sa US. Sino may kaso sa atin, ha? Hindi lang yan, ha? Isa pa lang yan. Meron pa siyang kaso. Tingnan natin, ha? May mga ano pa to eh. Code, may mga offense code, may mga ano ba to? Pati date of birth mo, alam na namin date of birth mo. Ha? Tama naman yung birthday niya, January 28. Tama din yung edad niya, guys. So, titignan natin, sino si Marilyn Chang? Ayan. Physical appearance daw. Address niya dati, nakatira siya, Pinelas. Yung Pinelas pala, yun yung court. Ah, talaga Chang, ah. Dami mo lihim, ah. Wala nyo balik sa kanya lahat. Ayan. Ang height naman ni Marilyn Chang, 5'2". Tama naman yung height niya, 5'2". Ethnicity daw niya, Asian. O, di ba? Asian naman siya eh. Charges filed, May 11, 2020. Ano kaya ang kaso niya? Involved on driver's license. Ah! Bayad ka ng fine, ha? Meme Nicole Blanc, shout out. Reveal na yan. Dadala kayo naman eh. Unti-unti ko nga eh. Tapos, noong 2004, pabalik tayo ah, October 15, 2004, ano kaya nangyari? Doon din sa Pinelas. Pinelas Courts. Pucha, mukhang kilalang-kilala ka na doon sa korte niyo. Sis Elizabeth Hansen, tama yung sinabi mo. Tama. Meron siyang domestic violence. Battery. Battery, nanakit ka. Domestic violence, nanakit ka, nagwala ka, nanira Anong apelido niya? Yu pa rin, pero nagpalit siya. Dati ang apelido niya iba. Sabihin ko ba, apelido niya? Huwag nga. Hindi nyo kailangan malaman yung apelido niya. Basta ako alam ko. okay. Eto, eto. Uy, tataka ako. Skin tone daw niya. Skin tone niya. Triple X. Nakalagay yun. Triple X, oh. Triple X ang nakalagay na skin tone niya. Oh, nakikita niyo ba, guys? Ay, hindi makita. Huwag na. Ikita. Ayan, yan. Kita ba? Hindi yata kita, guys. Yun, oh. Kita nyo? Skin tone, triple X. Malibog pala talaga to. Sa skin pala, triple X
Uy, bakit alam mo late day? Wow, sige, sige, sige. DIY ka dito. Eye color niya brown. Hair color niya black. Ah, okay. Charges filed October 15, 2004. Marilyn Chang, may kaso ka! Domestic violence, battery. Grabe ka, Chang. Bangklase ka. Ang galing mo magbintang. Ikaw pala maraming kaso. At hindi lang yun. Nasintensyahan siya ng 30 days. Nasintensyahan siya ng 30 days. Pero, nakulong siya 4 na araw. Nakulong siya ng 4 days. Chang, tanong ko, paano ka nakapag-bail? Ah, binurikat mo ba yung warden doon? Ha? Binurikat mo ba yung warden doon, Chang, at nakalabas ka ng mabilis, ha? Sangkay! Today is the day! Norma Jean Vlog, shout out! No, nagpakita siya ng mga ID, nakita ko. Ah, okay. Labas-pasok sa priso yan. Oh, diba? Nakulong siya ng 4 na araw. Unlawful speed, tag, no, obscured, defaced, battery, domestic. Offense date, 2005. Ibig sabihin, may kaso ka ng 2004, may kaso ka na naman ng 2005. Grabe, taon-taon may kaso ka. Taon-taon may kaso ka. Grabe ka naman. Tapos, sinabi niya kanina, skin niya, complexion niya, triple X, dito naman white. Ethnicity niya white. Uy, white. Kailan ka naging white? Ha? Ethnicity mo white? Talaga? Hi! Pareho, 5'2". Offense niya, 2005 to. Ha? May kaso siya ng 2004. May kaso din siya ng 2005. Same court. Ayan. Ayan, yung ano niya. Meron na naman siya, oh. Oh, may, ano to, 23. Offense niya yun. Tapos may 26, meron siya unlawful, ano to, speed, traffic. Traffic lang naman. Yan. Ano pa? June 17, 2005. Ah, eto pa. 2006. Pucha talaga, taon-taon ka. 2004, 2005, 2006. 2006. Sa ano to? Meron siya. Ito mabigat niyang kaso, guys. Meron siyang larceny. Grand larceny. Petite larceny. Alam niyo ba ang larceny? Grand larceny. Ha? Search niyo, Google niyo kung ano yun. Ibig sabihin, magnanakaw ka pala siya. Hindi ka lang pala. May mga kaso na mga ganun. Violent ka na. Hindi ka pa sumusunod sa traffic rules. Ha? Magnanakaw ka pa. Hello po, Young Nori Woodfin. Shout out po sa inyo. Ano ka ngayon, ha, Chang? Kada turo mo sa akin, yung mga binibintang mong kaso sa akin, sa'yo pala lahat yan balik. Ito, kaso niya, oh, grand larceny, petite larceny, September 8, 2006. May kaso siya na siya ng 2004, may kaso siya ng 2005, may kaso siya ng 2006. Grabe ka, taon-taon talaga. Wala kang patawad, ah. Tama nga sabi ko. Isa kang malaking liability dyan sa Amerika. Hindi ka asset. Ay, Diyos ka. Tingnan natin kung saan to. Virginia. Ibig sabihin, tumira siya sa Virginia.
Lumipat siya sa Virginia. Ang apelyido niya dito, iba na naman. Pangatlong apelyido na niya to. Yan. O, di ba? 2006, charges filed date September 11 sa Virginia. Virginia. So, dun ang kaso niya sa Virginia. Kasi dun yung court. Sabihin, lumipat siya ng state or something o nagbisita lang siya. Hindi ko alam. Marian Montes, shout out po. Marami siyang tinapos yung isa magna. Linmar! Ah, may bahay siya doon. Doon pala siya. Oh! Kawawang sakang bukas mag-LS. Yari ka sa akin. Petit larceny. Ayan o. Oh. Meron siyang ano. Felony. Felony yun ah. Felony. Yung iba niyang kaso kasi misdemeanor. Yung iba felony. Yan. Sa Virginia. Yun naman yung isang kaso niya. London. London. Virginia, crime location, ibig sabihin dun ginawa yung crime sa Virginia. O, di ba? Ah, pumunta ka dun para magnakaw. Ikaw talaga siyang saan-saan ka nagkakalat. Ah, masyado ka. Oh, November, ano to? Deposition. Ah, may, ah, disposition pala. O, oh, yan. Ah, nag-bail siya. Nag-bail siya nung araw na yun. O, diba? Nag-bail siya. So, hindi ka lang pala violator ng maraming kaso. Nakulong ka na. Ikaw pala may mga kaso. Magnanakaw ka pa. Hindi lang yan. May utang ka din. Utang ka din. Ang laki ng utang mo. Ha? Pakayabang mo. May utang ka din pala. O, may business daw siya dati. Yan, may business. Pero hindi na yata nag-work yun. So, ang daming ang na-search sa kanya. Ang daming nalaman sa kanya dito. Meron siyang small business. Yan. Merong ano. May nag-file din. Meron din yata siyang ano dito sa small claims court. Yan. Meron din siyang mga ganyan, oh, ayan. Meron siyang 11,980 total lien amount niya. State tax lien. Ayan. Ano to mga to? $3,389. $5,143.93. Tapos meron siyang $3,004.37. Small claims judgment. Ay, meron siyang ano? Small claims judgment. Ano kaya ito? Small claims court. Sinisingil ka. Ha? Sinisingil ka, Chang? Judgment amount. Wow. Civil new filing. Ibig sabihin, yung utang mong libo-libo, ang binayaran mo lang, ang judgment amount na lang, bumaba ng $885. Ah, ngayon. Ay, may nagbi-blink-blink na naman ha. May gusto na lang ng account ko ha. Pinalitan ko ng password niyan. Kala mo ha. Na dito lahat up, shout out. Lloyd Aringay. Totoo ba na nag-work, ano to? Si Chang sa bank. Sa bangko, bangko ko. Sa bangko. Ang daming kaso nitong si Marilyn Chang Liu Chang. Ang dami niyang apelido. Iba-iba apelido niya, guys. Grabe. Yan ang profile niya. So, ikaw, Chang, ha? Small claims court to, judgment to. Nagsabihin, ang dami mong kaso at may utang ka din, gaga. Napakagaling mong maghusga ng tao, napakagaling mong manginsulto at mangapak ng mga tao, pero ikaw mismo pala, eh, meron kang mga ganyan. Mga skeletons mo sa closet mo. Tanga! Buisit ka!
umura-murahin mo kami, lahat kami ng mga pinagmumura mo. Akala mo as if na napakalinis mo at napaka-perfect mo. So ngayon, ano ka ngayon, ha? Akala, oh, 5 beses nag-asawa daw yan, oh. Iba-iba apelido niya eh. 3 apelido niya lumabas dito, iba-iba. Kaya kayo, ha? Bago kayo bumato ng dumi sa kapwa niyo, tignan niyo muna yung sarili ninyo. Ako, wala akong kaso. Kung magkakakaso man ako, malamang. Hindi ko alam. First time ko magkakakaso. Pero ikaw, ang dami mong kaso. At, mind you, nakulong ka pa. So, which means, ex-convict ka. Ako, wala akong kaso. Ha? Kahit sa small claims court, wala akong kaso. Sa US, kahit na i-search ninyo yung social security number ko, wala kayong makikita mga ganyang kaso sa akin. Oh. Siguro yung credit ko hindi maganda. Kasi lahat naman sa US, karamihan dyan eh. Hindi maganda talaga ang credit. Pag maganda ang credit mo, swerte mo. Kasi yun ang power mo eh. Pero pag hindi maganda ang credit mo, medyo mahirap ka talagang kumuha ng mga kung ano-anong kailangan mo sa buhay. Juror daw siya. Juror ka. Juror ka. Pwede ba mag-juror ang mga may kaso? Ang nakulong? Pwede ba? Pwede ba yun? Di ko alam ha. That I don't know. Pero sinasabi ko, huwag kang masyadong mayabang, Marilyn Chang. Nakakaawa ka, alam mo. Kaya ka pala ganyan. Now I know. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ganyan ang ugali. Sa dami ng mga pinagdaanan mo. Oy, Miss Yang Nori! Hello po. Thank you po sa palipad. Sa dami ng mga pinagdaanan mo. Alam mo, ngayon ko lang na-realize. Ngayon ko lang naiintindihan kung bakit ganyan ang ugali. Napaka-defensive mo. Masyado kang... Alam mo yon yung sinishield mo yung sarili mo sa mga tao na unahan ka because alam mo sa sarili mo na maraming pwedeng ibato sa iyo, maraming butas na pwedeng makita sa iyo. That's why, yun ang defense mechanism mo na unahan mo silang maging matapang ka, insultuhin mo sila, murahin mo na sila para matakot sila. Yung sinisindak mo, ini-intimidate mo mga tao, eh hindi mo ako nai-intimidate, Marilyn Chang. Kahit kailan hindi mo ako mai-intimidate. Tinatawanan lang kita sa mga pinaggagawa mo because I know for a fact that you have something hidden behind the camera and inside you. Alam ko, kaya ngayon no, lumalabas na yung totoo. Ang dami mong kaso, Marilyn Chang. Di ka na nahiya sa balat mo, makabintang ka sa mga tao na may kaso. Ako, search mo ang SS number ko. Ha? Wala ka makikitang kahit isang kaso sa akin sa US. Para sabihin ko sa'yo, ako, nagbabayad ako ng taxes doon. Every month, dinededakan ako ng taxes. Ang laki ng dinededak na taxes sa akin. Every month sa paycheck. May nakukuha ko every year na tax refund. Yung nakukuha ako. Kasi nga, ang laki ng pinapa-deduct ko din sa paycheck ko. Bukod sa taxes ko, yung mga benefits namin, mga insurance, mga kung ano-ano Medicare at kung ano-ano man yan, mga social security. Nadededuckan ako dyan. So, nagbabayad ako ng maayos. Hindi ako naging pabigat sa US. Kahit na pumunta man ako dyan, nagtatrabaho ako dyan. Nagtatrabaho ako. Kahit ano, kung di man ako makapagtrabaho no, kagaya nung dati ko, kumukuha ako ng trabaho na pang part-time ko habang nandun ako. Kasi nga, nung mga lately, ayoko na magstay ng matagal sa US. Kaya, aminin ko, nag-aalaga ako minsan ng matanda because that's the easiest job na pwede mong gawin habang na temporary, na hindi ka masastock sa isang kumpanya. Pero pag gusto kong magstay doon, I can work sa isang company. Walang problema. Actually, may mga emails pa nga sa akin na kinukuha akong trabaho. Ako lang talaga ang hindi pa sumasagot sa kanila. Pag nandun ako, iniisip ko kasi uuwi na naman ako after 2 months, 3 months, 4 months.
Kaya nag-work na lang ako, nag-aalaga ako. Hindi ko kinakahiya yun. Nag-aalaga ako ng matanda kung gusto ko na mag-stay lang doon at least may income ka habang nandun ka. Kasi hindi man mahirap mag-alaga ng matanda. Kung tutusin, eh, wag lang yung mga bedridden kasi hindi ko na kaya talaga yun. Hindi na ako pwede magbuhat-buhat. Puro mga assistance lang, yung mga companion lang, ganun, kasama mo lang sa bahay, ganyan. Hourly, at least may income ka kahit papano or mag-live-in ka ng isang araw, dalawang araw, walang masama dun. Hindi ko kinakahiya yun. Hindi kagaya mo. Napakayabang mo. Even though nagtrabaho ako sa corporate world, even though nagtrabaho ako as marketer, as Northern California manager or territory manager, hindi ko kinakayang mag-alaga ng matanda. Kesa naman magnakaw ako. Kesa naman kung anong gawin ko doon, maging pabigat ako sa US. At least, nagtatrabaho ako, nagbabayad pa rin ako ng taxes kay Uncle Sam. Eh ikaw, pabigat ka na nga, ang dami mo ng mga violations, nagkaso ka na, nakulong ka na. Di ko nga alam kung totoo nagtrabaho ka sa bangko. Kasi kung talagang totoo nagtrabaho ka sa bangko, alam mo, yung mga may kasong ganyan, bawal sa bangko yan. Lalo na theft. May kaso kang theft. Pag sinek ang background mo sa bangko, hindi ka nila i-hire. Mahigpit ang bangko dahil pera ang involved dyan. Tapos may kaso kang theft. Maybe before, siguro kung nagtrabaho ka dati na matagal ng panahon sa bangko, that I don't know. Pero huwag ka magmamalaki. Wala kang ipagmamalaki sa amin, Chang. Kahit na ano pang sabihin mo. Kahit na matamatahin mo kami, lait-laitin mo kami, kilala namin ang sarili namin, ikaw ang hindi mo kilalang sarili mo. Dinideny mo. Ayaw mong aminin yung mga katotohanan tungkol sa'yo. Nagpe-pretend ka pa rin na ito ka, ganito ka, ayan ang buhay mo. Ang galing mo magsalita na malinis ka, keso ikaw ganito ka, keso ikaw ganyan ka. Kahit anong sabihin mo pa ngayon, Chang. Kita. Because now I know. Even before, alam ko naman eh, I know for a fact that I am way better than you. And we are all actually way better than you. Not only sa background mo, ha? But also sa pagkatao. Sa attitude mo towards sa tao. We are all way better than you. Kasi wala sa amin. Ikaw lang ang vlogger na nakita ko na ganyan. Kabalahura. Ganyan kasama. For content, gagawa ka ng kwento about sa mga tao. For content, magsisinungaling ka na si ganito, si ganyan. Kung anong binibintang mo sa mga tao. Commander Churba, sangkay pinagbintangan mo? Si Sangkay dahil galit lang si Michelle Japina dyan? Nakisawsaw ka na naman sa issue nila na wala ka namang, akala ko ba kaibigan mo si Sangkay? Lagi mo sinasabi noon, kaibigan mo si Sangkay. And yet, eto lang. Pinagmumura mo na naman, bakit? Dahil sinipa. Ah, mga hero natin, Mr. J, PWD, at saka si Sangkay. Ako, nagligwak sa kanya. Naligwak ka kasi sa GC ninyo, kaya ganon. Ha? Ikaw naman, banat bagsik. Buksan-buksan mo na yung mata mo. Sinabi ko naman sa'yo, kahapon, kagabi. Kagabi ba yon? Hindi mo ba narinig? Yung mga pinagsasasabi ko? Na mga sinabi ni Chang about you? Ha? Na wala siyang pakialam na duruging ka? Wala siyang pakialam kahit anong gawin sa'yo ni Sangkay or ng mga ibang reactors. Kasi wala siyang pakialam sa'yo. Bakit? Tae ka lang sa kanya. So, diba? Totoo naman eh. Kung walang pakialam sa'yo isang tao, ha?
Kunwari, nakikipagplastikan sa'yo, pinupuntahan ka sa LS mo at nagpapapansin dun sa LS mo, kunwari, babati-bati sa'yo, ha? Tapos pag pumunta ka din sa LS niya, ah, tita, oh, tut nyo, paplastik nyo. Ha? Amy Zing, ang nare-rebattle niya kay Kin Arian maliban sa nakainom daw kasi di kaya ni Kin mag-live ng di take ng wine. Oh! Ayaan niyo siya, Tita Sinayda Peña, bakit siya? Ay, umiinom din naman siya, na nagla-live ba? Oh, pakikailaman niya si Kin Arian, ha? Di nga siya nakagraduate, di ka na nakagraduate nga daw sa high school, sabi ng mga tao. So, lumalabas na ang totoong Marilyn Chang. Kaya nga yung thumbnail ko, sino ba talaga tong Marilyn Chang na to? Na sinungaling, bastos at balahura. Diba? Yan, yan si Banat Bagsik na yan, nakikisawsaw. Kagabi nandun pala yan sa live ni ano, Kin Arian. Sabi niya, sige, hamunin mo ako, tapang. Hamunin mo ako, sabi niya gano'n, no? Tingnan ko tapang mo. Nahamon niya si Kin Arian. Ha? Bayad Bagsik. Alam mo ikaw, wala kang bilang. Wala kang bilang sa amin. Sa totoo lang. Kaya nga hindi kita pinapatulan eh. Kasi useless kang patulan. Ha? Nakakabobo. Nakakabobo ka lang patulan. Actually, mga contents mo, tinatawanan lang kita. Kaya kita tinatawanan. Kasi nga, tinatawanan ko yung kabobohan mo. Ha? Ano, Banat Bagsik? Tatakot ako sa'yo? Ha? Ano na tatakot sa'yo? Pangalan mo lang yung mabagsik. Saka malamang yung amoy mo mabagsik. Hindi ko alam. Kasi naliligo ka sa harap ng camera. Eh. Tinuturuan mo yung mga tao maligo. Pagligo niya gano'n, tumaas yung nipple niya gano'n. Kitang-kita yung nipple niya. Oh. Oh, so, anong pagmamalaki niya sa amin? Ha? Marilyn Chang, Bayad Bagsik. Isa ka lang bayaran. Ginagamit ka lang ng mga tao, ng mga sponsors mo. Yan, lalo na yan si Jem Ileto. Ginagamit ka lang. Si Jem Ileto, yan, isa pa yan, ang numero unong napakasama ng ugali. Mutulong-tulong, tapos ganyan ang ginagawa. Diyos ko Lord, Jem! Tignan mo itong mga kinakampihan mo, yung mga kinukuha mong tao. Kung hindi ex-convict, criminal na magnanakaw. Ha? Ang dami din palang utang. Oh, ano, hindi ko lang mapakita to kasi ayoko ipakita tong mga anong to dahil syempre, ano na yun eh. Hindi ako kagaya nung iba kasi, pangangalandakan. Hindi ako kagaya ni Jem Ileto na ipopost pa sa community yung mga ebidensya niya. Gusto mo tong ebidensya to? Marilyn Chang? Ha? Come and get it! Bayad muna. Ah, bayad muna. Ah, naman malaman mo kung saan namin nakuha to at kung kanino galing to at kung ano ang mga laman nito. Napakadaming information dito. Alam eh. Di lang pwedeng ilabas kasi Marilyn Chang. Okay na yun na binasa ko lang. Oh, di ba? Tama na yun. Kasi yung iba naman dun, alam naman na talaga yung pangalan mo. Nilalabas naman yung pangalan mo. I-search mo naman yan sa online, makikita yan. So, walang illegal dyan. Diba? Hindi illegal yan kasi that's for public, ano? For public consumption. For public view. Pag binayaran mo yan, binibigay nila yan. If it's illegal, hindi nila i-allow yun. Kasi may mga nakalagay doon, hidden info. Pag yun ang clinic mo, halimbawa nagbayad ka, tapos clinic mo yun, yun, lalabas lalo yung mga information tungkol sa kasong yun, tungkol sa ano nangyari, kung sino yung nagkaso or kinasuhan, everything about the case, lalabas yun. Eh, hindi naman kasi nakalabas yun dito. So, hindi na natin pwedeng ilabas yun. Not all convictions count, but periods of imprisonment. A suspended sentence of imprisonment of probation can exclude you. Per Google. Ah! Yan sabi ni Tita Joji. Di ko naman binanggit ba at bagsik tapos pinalalabas ko lang si Kin sa live niya, binanatan na. Oh. Ayan. Yun yung sinabi. Like Kin said, 16 years old pa lang siya stowaway na. Oh.
periods of imprisonment. A suspended sentence of imprisonment for probation can exclude you. A suspended sentence of imprisonment. For Google, nasentensyahan po siya. 30 days ang sentence sa kanya. Pero lumabas siya, nag-bail yata siya after 4 days. So, naka-bail out siya after 4 days. Pero, nakulong pa rin siya. Kasi binibintang niya sa akin na ako daw may kaso, ako daw may warrant of arrest, ako daw kaya daw ako umalis ng US because may mga kaso daw ako. Sino ngayon sa atin na may kaso? Ako, you can search my name. Siguro kung magbabayad ka sa dun sa mga online search na yun, people search na yun, makikita mo yung background ko. Wala akong pending na kaso or wala akong kaso sa US or wala akong mga demanda. Meron ako mga parking tickets, moving ticket, moving violation. Meron akong red light violation kasi nung namatay yung mother ko noon, parang lutang yung utak ko noon. Pauwi ako ng Pilipinas. Nung nalaman ko uwi ako ng Pilipinas, nag-ready ako, nagpre-prepare ako para makauwi na may mga binibili ako. Nasa kali ako, nagda-drive ako. And I was parang lutang talaga ako that time. So yung red, ginawa akong green. Actually, nag-go ako. Tapos yung green, ginagawa akong red. Nagsastop ako. Sabi nila, alam mo naman sa US, napakamahal ng red light violation. Yan, pag nag-violate ka ng red light, ngumiti ka na ng pinakamagandang ngiti mo. Kasi may camera yan. Ang daming mga camera dyan. Pag nag-violate ka ng red light, kukuhaan ka, nagpa-flash. Ngumiti ka na ng pinakamagandang ngiti kasi yan ang pinakamahal na picture mo. Alam niyo kung magkano red light violation sa US? $500. That's 25,000. So $500 ang binayaran ko noon. Pero pwede ka namang mag-appear sa court tapos makikiusap ka na. Or pwede kang mag-ano sa kanila na makiusap ka ng staggered payment monthly. Deduct sa debit card mo. Ganon. Pero pwede mo din siyang bayaran. Pero pag nakailang ka na, kailangan mo mag-community, either mag-volunteer ka sa or mag-attend ka ng driving school, kukomplete mo yun, or magbabayad ka, merong iba, bayad plus driving school, mag-attend ka, tapos meron namang iba, community service. Ganon. Harap ka sa court, tatanungin ka kung anong gusto mong, paano mo gustong bayaran yun. Yun. Buwan TV, Papa Buwan! Inatena ng mga jurors. Hindi siya juror. Mataas lang talaga ang imagine. JJ Palma, pwede dito sa US mag-change ng last name with fee and must be notarized. Oo, kailangan mo pang mag-ano sa court niya, ni alam ko. Get ka lang ng lawyer, para di ka magbayad ng mahal sa auto insurance. Yan, isa pa yan. Insurance mo tataas pag madami ka ng mga traffic violations. Dating reactors ng Kalingap yan si Chang. Search nila, pinili na lang nila manahimik para di na humaba. Di na nga nila pinatulan pa. Norma Jean Vlog, ticket lang magbabayad sa mga passing red lights pero di ka kakasuhan. Kenneth Ramos, dito rin sa Italy tapos may minus na points. Oo, ganun. May points din sa lisensya against sa license mo yan. Tapos yung insurance mo tumataas. Yan ang mga pangalan niya. Binigay na ni Elizabeth Hansen. Lagot kayo. Seminar na lang para mawala sa record. Oo, may ganun. Pero pag yung iba naman, halimbawa yan, DUI. Pag DUI yan, pwedeng ma-revoke ang license mo. Hindi ka na makakapag-drive. Pag DUI ka. Ako, parking tickets lang ako. Kailangan mo lang bayaran. Kasi sa San Francisco, pag nasa field kasi ako, ang hirap ng parking doon. Minsan pag nag-park ka, kahit na sandali lang, minsan di mo napapansin merong oras yung parking, yung street cleaning nila. Pag sumobra ka doon, naabutan ka ng naglilinis, tow yung sasakyan mo. Ganun sila kaano. It's either ticket ka or ito tow yung sasakyan mo. Ganun ang nila pag tumagal ka na, yung mga two-away zone. Ang hirap, ang higpit sa San Francisco . Pag sa kalye ka lang nag-park sa pag di mo na-notice yung mga signs nila doon. Ako dati, paglabas ko ng hospital, tinatakbo ko kasi kita ko yung towing tow truck, andun na. Hihilahin na yung sasakyan ko.
Pinakiusapan ko, buti na lang yung driver Filipino. Ay, Ina Suzuki! Shout out! Thank you, Ina Suzuki. Sino kaya to si Ina Suzuki na to? Mysterious. Tandang ko, Rikong. Sa hatol na iyong hinahatol sa kapwa ay hahatulan ka ngayon. Ah, ginaganti kita, Papa Buwan. Lahat ng mga minumura niya ngayon, ginaganti ko kayo. Ayan, alaman nyo na. Yung kayabangan niya, ha? Lahat pala yun, balik sa kanya. DUI jail time na this time plus bayad. Oh, bago na. I try to be fair, pero siya pagpaarte ang tanda na niya, wala pa rin isip. Yan. Daming sama ng loob talaga si Tita Sinaida Peña. Kasi alam niyo naman po, 70 plus years old na si Tita Sinaida Peña. Sa sakit na naramdaman niya, sabi nga niya, mga anak niya, hindi siya napaiyak, pero ito lang daw si Jem Ileto ang nagpaiyak sa kanya, which is really sad. Hi, sis Nix Mendoza. 3 years on DUI, pero kapag meron report, can't drive any longer due to back injury, hindi na muna magdadrive dahil pwede mag-collect sa disability. Oh! Yan. Yan na, oh, mga taga-US yan, ha, na nagko-comment. Ah, yung mga nasa abroad, yung mga nasa US. Si MJ Palma, nasa US yan. So, alam niya, nasa San Diego yan, eh, California. So, marami. Maraming ano lang. Ang Florida din, alam ko, medyo mahigpit dyan kasi senior, ano yan eh. Retirement state yan eh. Senior state yan. Pag sinabing retirement state, maraming mga seniors na nandyan, na lumilipat dyan because ang climate. Yun ang kaya nilang climate. Sa ibang parts, sa ibang states kasi, sobrang lamig or sobrang init, ang mga seniors doon nagpupuntahan kasi nga yung climate, kayang-kaya nila, tamang-tama lang sa kanila. And plus, ang cost of living sa Florida is way lower than in the Bay Area, in San Francisco, in kung saan man, LA, or sa ibang states. Isang Florida sa mga mabababa lang ang cost of living. Yung bahay niya nga, oh, worth $100,000. Nandun pa, oh, nakita pa. 100,000 plus dollars yata. Tapos ipinasa, ang value niya ngayon yata is 120 something dun sa record, ah, that was years ago. So yun yung ano ng bahay niya. O, oh, diba? Yabang-yabang mo, eh. Bahay mo naman pala eh. Ano lang eh, utang pa nga yata. Yan, baka hanggang ngayon, di pa bayad niya. Ikaw naman. Masyado mayabang siyang, ha? Huwag ka nagyayabang. Yung mga pinagdaanan mo sa buhay, kung ano man yung mga hirap na pinagdaanan mo, huwag mong ibubuntun sa ibang tao. Napakayabang mo, numero unong kayabangan. Pero ikaw mismo, ang dami mong mga tinatagong sikreto sa buhay mo. Kahit ako, ilalaban ko ng patayan yan. Kahit isearch mo ang social security number ko dyan sa US, wala akong record na kagaya ng record mo na may kaso ka, meron kang small claims court, meron kang ganito-ganyan. Tickets, oo, meron ako. Dahil madalas ako nagdo-drive. Ang trabaho ko is second na bahay ko is kotse ko. Dahil nga sa line ng trabaho ko, marketer ako. Lagi ako nasa field. Sa healthcare, yan ang trabaho ko. Naglilipat-lipat ako ng mga ospital kung saan-saan ospital ako pumupunta. Yun ang mga naging trabaho ko, mostly. Kaya ako, lagi ako nasa kalye. Lagi ako nagda-drive. Sanay ako mag-drive. Kung saan-saan ako nakakarating. May mga places nga sa states na hindi ko pa narating, pero narating ko. Yung mga remote areas. Kasi naghahanap ako ng mga pasyente. Naghahanap ako ng mga ospital, bibigyan ako ng pasyente, pupuntahan ko, kailangan kong tignan yung bahay nila, kailangan kong tignan yung sitwasyon nila, kung dapat ba silang ilagay na sa home, kung mag-isa lang ba sila, kailangan ba nila ng pwede ba silang padala ng caregiver sa bahay, anong sitwasyon, safe ba ang caregivers namin, safe ba ang mga nurses namin pag pumunta doon. Ako yung face ng company, ako yung nauunang nakikipag-meet sa mga clients. Kaya lagi ako sa kalye, lagi ako nagda-drive. Kaya yan ang mga violations ko lang, mga parking tickets, moving violation, meron din ako dati, overspeeding. Hindi overspeaking, ha? Overspeeding. Sangkay! Diyan ka pa rin, sangkay, ha? Sino daw TNT, sis Grace? Oh, TNT! TNT ako, hi.
Fake lang pala yung interview niya kay Joel Salcedo, mga sinasabi niya doon. Ah, oh, puro kasinungalingan. Ang galing niya gumagawa ng kwento. Ang galing niya gumagawa. Sino TNT? Hindi ako TNT, no? Excuse me. So border talaga yun nasa bahay niya kasi yun ang sabi ni Churba. Si Chang, hindi ko pa nakita na nag-drive. Palagi nakagrab. Ah, oh, baka wala nga. Na-revoke yung license niya siguro. Baka na-revoke ang lisensya niya. Kasi nga, di ba, umiinom siya tapos nagda-drive. Eh, napakabigat na kaso sa US ang DUI. Seryoso sila dyan sa DUI. Pag ikaw nahulihan ng DUI. At saka mga pulis doon, hindi mo pwedeng lagyan. Hindi mo pwedeng daanin sa mga paa-landi-landi mo. Lalo na kung lasing ka, tapos ganyan ang ugali ni Chang. Nako, ewan ko lang. Pero imagine, 30 days ang sentensya sa kanya, nakulong siya ng 4 na araw. So, sino sa atin ngayon ang may kaso, ha? Ikaw nga, ako nga, sinasabi mo may kaso, ikaw pala, nakulong ka. Nakulong ka pala, mawa ka naman. Anong ginawa mo doon? Bakit ka nakalabas agad? Ah, ikaw ha, binurikat mo siguro yung warden. Kuya Juan, kung makamura po siya. Sa'yo si Feliciana, yan, dami pala niya ba? Oo, di ba? Ha, wala na lang masabi ang mga walang credibility. Oo nga. Baka ako din, TNT din. TNT daw. TNT, yung tago ng tago. Ah, excuse me, makakapagtrabaho ba ako sa malalaking company sa US kung TNT ako? Kinukuha nila ang social security number mo, ang ID mo, driver's license mo. Alam nila yan kung ikaw ba eh. Pag wala kang social security number doon, ibig sabihin, hindi ka pwede magtrabaho. Ganun yun. May social security number po ako. Gusto nyo makita? Huwag na. Ma-search nyo pa. Makita nyo pa dun yung... diba? With evidence. Ah, with evidence. Ah. Pinakitaan niya ng sakang ang warden. Ang dami pala ng pagkataon niya. Oh, Lynn Moore, napakayabang, sabi sa'yo. Ang dami niyang ano dito. Nako. Pakita ko sa inyo yung pangalan. Pangalan. Ewan ko lang kung mababasa niyo. Ah. Yan. Saan na to? Saan na? Yan. Ito ay isa sa mga pangalan niya. Pakita ko lang isa sa mga pangalan. Nakikita ba? Hindi. Ano? Nakikita niyo isa sa pangalan niya? Isa yan. Hindi, isa pa. Isa pa eh. Ang pangalan. Meron siyang ano, small claims judgment. Ito, ito. Sa Pinellas County. Yan o. Ha? Kala nyo ha? Tapos, may mga ano yan, may mga court ID, yan yan, total judgment amount. Ayan yung total judgment amount. Isa pa to. Yan. Naging utang niya, $3,004.37. Ayun. O, naging utang niya. Kita ba? $3,000. Pag sinabing total judgment amount, bawa yung utang mo, $5,000. Dahil, umarap ka na sa court, nag-usap na kayo ng ano, bumaba yung babayaran mo. Binaba nila yung babayaran. Kasi siguro nag-inarte siya, wala akong trabaho, ito lang kaya kong bayaran, ganun-ganun, yun. Yan, tapos, ayan pa oh, total judgment amount. Ewan ko ano itong mga, yan.
court case number. Dito sa Revelation, may react mo live niya yung kasing panoorin yun. Sige, sige. Ito pa. Ito pa. Ang dami, oh! Meron pa ng 2011. Ayan. Teka. So, na yun? Highland. Ayan. Ito, ito. Ito, ito. Ito, 2006. Ito yung muling kaso niya na nag-deal siya. Anong sentensya sa kanya? O, oh, tignan nyo dun sa taas. Anong sentensya sa kanya? Nakikita nyo ba, guys? Hindi nyo kita. Ano, anong sentensya sa kanya? Yan. O, oh, putya, ang dilim. Yan. Anong sentensya sa taas? Guilty! Guilty! November 14, 2006. Ano sagot? Ano nangyari sa kanya? You know? Dependent status. Nakikita nyo ba? Sige nga, type nyo dyan kung nababasa nyo. Ano to? Ano yun? Sige. Ito pa, ito pa. Ito pa. Kala mo ha, langya ka. Banatang kita ngayon. Oh. Ano yan? Anong kaso to? Grand larceny. Ibig sabihin, magnanakaw ka. May ninakaw kang property. Kotse siguro o kung ano man yun. Hindi ko alam kung ano yung ninakaw niya. Hindi naman ina-explain dito lahat eh. Ayan o. Oh. Felony. Ayan, anong kaso to? Anong kaso yan? Grand larceny. Oh, ano pa? 2006. Offense. Ayan o. Oh. Ano? Nakikita nyo ba? Nakikita nyo ba? Nababasa nyo ba? Petit larceny, grand larceny, petit larceny. Search nyo yan kung ano yung ibig sabihin ng larceny. Property and idol, o, di ba? Grand larceny. Oh, ayan. Ano pa? Ito. Nag-complete siya ng defensive driving. Pag ikaw nag-complete ka ng defensive driving, yun ang disposition sa kanya. May case number. Ibig sabihin, may kaso ka. Ayan, o. Oh. Unlawful. Ayan. Unlawful. Ano yan? Nababasa niyo ba? Unlawful speed. Ha? Ha? Siguro walang driver's license yan. Ah, itong matindi. Basa nyo? Ano, basa nyo? May offense code eh. May offense code. Ano? Battery domestic. Ayan o. Nung ano yan. Oh. Basa nyo ba? Ha? Ah. Charges file battery domestic. Binugbog yun sa akin. Kinarate niya sa uwi. Mahirap pala maging asawa to. Kaya pala nakalimang asawa to. Ginugulpin niya yung asawa. Theft of
personal property yan. Oh, magnanakaw ka. Ibig sabihin, ang ting niya, wala na yan siya. Oh, di ba? Kay ikaw, Chang, bago ka magsalita ha, ng kayabangan mo, kinatawanan ka lang namin ngayon. Ha? Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Wala ka na sa amin. Tae ka na lang sa amin. You're nothing but a second rate. Trying hard. Coffee cup. Coffee cup. Sana sunod si Kabayo. Ah! I mean, timing lang yan. Panapanoon lang yan. Abang-abang lang kayo dyan. Malay nyo, merong ano, lalabas na. Merong Good Samaritan na lalabas ulit dyan. Magsisend na mga info. O, di ba? Paid fine or civil penalty. Ah, careless driving. Ah, dami mo pala physical appearance. O, ba? Apir-apir ka. Punta-punta ka sa court, ha? Dami pa ng kaso, ha? Ay, Diyos ko. O, oh, nakaganti na kayo yung mga minura-mura dyan. Chang, nagantihan nyo na siya kasi yan ang totoo. Ha? Yan ang pagkatao ni Marilyn Chang. So, kahit anong murang gawin niya sa inyo, wala, tawaran nyo na lang. Sipin nyo na lang na wala ka sa amin. Kilala ka namin, Chang, kung anong klaseng tao ka. Kahit magmumura ka dyan, murahin mo kami. Wala ka sa amin. So, sino mga kadikit niya ngayon? Ah, si Bayad Bagsik, si Jem Ileto. Oh, ano, yung mga itsura ninyo, ha? Pala ninyo. Diyos ko, ikaw naman, Jem Ileto, ha? Tantanan mo, mga seniors. Pati ba naman seniors, binabastos ninyo? Ikaw din. Isa pa to si Michelle Japina. Please lang. Ayus-ayusin mo yung ugali mo sa mga senior, sa mga matatanda. O kahit na hindi senior, hindi pa senior si mamita. Huwag ka naman ganyan. Minahal ka ng tao. Nagmahalan din kayo ng mga taong yan. Kung ikaw na feeling mo na balahura, na hindi ka naman talaga na balahura, actually hindi nga nagsasalita si mamita ng time na yun na umakyat ka sa LS, nandun ako eh. Remember, umakyat ako, kinausap kita. Hindi nga siya nagsasalita eh, dahil pinapahalagahan pa rin niya, iniisip pa rin niya yung pagmamahal niya sa'yo, na minahal ka niya dati. Hindi ka niya binastos. Pero ikaw, tignan mo ang ginagawa mo, pinapabalahura mo si mamita dyan kay Marilyn Chang. Maawa ka naman, Michelle Japina, kung ikaw pa ay naniniwala sa kung sino man ang pinapaniwalaan mo sa INC, di ba? Matuto ka namang ano, kahit na si mamita na lang, spare mo, wag naman ganun. Sobra namang kabastusan yung ginagawa mo, pinapabalahura mo kay Marilyn Chang. Eh, yung ginagamit ninyong pambala ng kanyon, eh wala din naman palang silbi. Kundi magmura ng magmura lang. Pero anong credibility niya? Tignan mo. Ang dami niyang kaso. Nakulong pa. May mga utang din pala. Mas malala pa yung mga utang niya sa akin. Tapos kung makabintang at kung makabalahura ng tao na as if siya eh perpekto at walang utang. Nagka-utang ka din pala. Ang lalaki pa nga ng utang mo, gaga, Marilyn Chang. Lang kakwenta-kwentang tao talaga. Lahat na lang ng mga pambabalahura, lahat ng kasinungalingan, nasa iyo na yan ang kinakampihan ninyo, Jem Ileto. Yan ang kinakampihan ninyo, Banat Bagsik, Bayad Bagsik. Ito si Bayad Bagsik, hindi ko masisisi to kasi lubog na nga ito sa utang na loob kay Jem Ileto. Kaya lahat ng inuutos ni Jem Ileto sa kanya, gagawin niya. Sabi ko nga pag sinabi yan na ni Jem tumalun sa tulay at magpakamatay, gagawin yan. Dahil nga sa sobrang dami na ng utang na loob niya kay Jem Ileto. At yung mga nakikisali naman ng mga viewers dyan kay Banat Bagsik, alamin nyo muna, sarado ba ang utak ninyo? Minura ko niyan si Banat Bagsik na wala akong ginagawa sa kanya. Alam nyo ba yon?
Hindi naman ako aalma sa kanya at hindi ako sasagot sa kanya at hindi kami sasagot ni Vanessa Suzuki sa kanya kung hindi niya kami minura. Wala akong ginagawa sa iyo, banat pagsik. Wala kang karapatang murahin ako. Wala akong pakialam kung ikaw, ha, pinapalamo ni Jem Ileto, ha, ikaw ang makapal. Yung sinasabi mo dun sa live ni Kin Aryan na makapal ako, kapal na mukha ako, ikaw ang makapal. Kasi palamunin ka ni Jem Ileto. Sino sa atin na mas makapal ang mukha, ha? Palamunin ka ni Jem Ileto, i-deny mo man yan o hindi, yan ang totoo, buong katotohanan. Isa kang palamunin. Isa kang bayaran. Wala akong pakialam sa mga palipad-palipad sa'yo. Ang ini-specify ko lang na palipad, that night na minura mo ko. Kahit paliparan ka dyan ng 1 milyon ng mga sponsors mo sa mga live mo, wala akong pakialam. Ang pakialam ko, ang concern ko was that specific night na nagmura ka sa amin ni Vanessa Suzuki na wala kaming ginagawa sa iyo. Pinapahalagahan ko yung pinagsama natin sa bubuli noon. Kasi kahit papaano naging mabait ka sa akin, naging mabait din naman ako sa iyo. Pero nagulat ako nung minura mo ako. Bakit? Dahil kay Jem Ileto. Hindi mo ba nakikita o bobo ka lang talaga? Banat bagsik. Hindi mo nakikita, hindi mo na-realize kung anong ginagawa ni Jem Ileto sa'yo o talagang alam mo lang na ginaganong ka ni Jem Ileto, wala ka lang magawa. Kasi nga, lubog ka na sa utang na loob sa kanya. Sa either lubog ka na sa utang na loob sa kanya, ha? Wala kang magawa, kaya ginagawa mo, sinusunod mo kung anong gusto niya. Or, talagang bobo ka lang. What do you expect? Sa isang katulad mo, magsalita ka nga lang, di ba? Yung mga sinasabi mo, wala nga laman. Kaya nga tinatawanan ka namin sa LS mo. Kaya tuwan-tuwa akong pumapasok sa LS mo kasi comedy ka. Kasi nakakatawa ka magsalita. Pero kung tutuusin, walang laman yung mga sinasabi mo. Kaya ka lang namin pinapasok. Ako ha, specifically. Kaya ako pinapasok ang live mo kasi natatawa lang ako sa mga pinagsasabi mo. Yun lang yun. Hindi dahil matalino ka, hindi dahil magaling kang reactor. Hindi ka magaling na reactor, sa totoo lang. Hindi ko nga alam bakit ka tumagal sa karepa at hindi ko din alam bakit ka tinanggap sa karepa. Eh wala naman laman yung mga sinasabi mo. Puro mga pambabalahura, pang-aaway lang. Ha? Dahil minura si DF? O, minura ko si DF? Ni-specify ko na si DF yon. Di dapat si DF ang magmura sa akin, hindi ikaw. Anong pakialam mo sa murahan namin kung nagmurahan man kami, ha? Banat bagsik. Di, wala kang pakialam dun. Bakit ka nakikisawsaw? Kasi nga, isa kang dakilang sawsaw. Isa kang dakilang tanga. That's all you are. Eh, huwag mong sasabihin sa akin, ikaw, porket naging karepa ka, dumami ang subscribers mo, ang dami mong views. Ha? Sikat ka na. Kaya ka lang sumikat kasi nakakatawa ka. Nakakatawa ka magsalita. Pero sa totoo lang, walang laman ng mga sinasabi mo, banat bagsik. Hindi ka nga dapat nasa karepa. Ay, nagtataka nga ako. Ito si Sangkay kasi. Kasalanan mo yan, Sangkay. Ba't pinasok-pasok mo si banat bagsik dyan? Wala makakwenta-kwenta reactor. Reactor, defender, makipag-away, oo, pwede. MJ, birds of the same feather flock together. O, oh, diba? Kaya, ako, ah, hi, Miss Shallow! Tama na, away, kantahan na kita, love on top. Ne, ano lang naman ako. Hindi nga siya marunong magbasa. Oo nga, hindi marunong magbasa. Napakayayabang, mambalahura ng mga tao, nang i-intimidate, pasigaw-sigaw, pamura-mura. That's all you can do, banat bagsik. You can't do anything more than that. The only thing you can do is manigaw, magmura, mang-away. But that's it. Walang laman yung mga sinasabi. Wala kang paninindigan, wala kang prinsipyo.
Hindi ko alam kung anong pinaglalaban mo. Napulyot na ni Jem Ileto yung utak mo. And what does that make you? Nothing. You are such a loser, just like Jem Ileto. Pareho kayo. Pare-pareho kayo. Pati ikaw, Marilyn Chang. You are such a loser. Ayan ang mga evidence, oh. Ang daming evidence kung anong klaseng tao ka. Isa kang liability sa US. Ang pinagkakakitaan mo yung pension mo. Ang yabang-yabang. Okay lang, walang masama sa na kumukuha ng pension, yung tumatanggap ng pension monthly. There's nothing wrong about that. What makes it wrong is that napakayabang mo na wala ka naman palang talagang pera. Pinagmamayabang mo na mayamang ka, kesyo ganito ka, kesyo ganyan ka. Ang dami nakakakita sa mga LS na nanonood, hindi tanga mga tao. At wala kang karapatan na manlait ng kapwa mo at magmura ng kapwa mo kahit na sino pa yan dahil hindi mo kami pinapalamon, tanga. Wala kang karapatan. Lait-laitin kami, muram-murahin kami. Ikaw, hindi ka nakatapos. Hindi mo man aminin, alam na ng maraming tao na hindi ka nakatapos. Ha, illiterate ka. So, yun ang uga, yun ang pagkatao mo. Kaya huwag ka magmamalaki sa amin. Wala kang ipagmamalaki sa amin. Nananawagan si Miss Andrea sa mga minura niya. Wala naman pala talaga kwentang tao niya. Oh, Yamsi. Ngayon, alam na natin ang background niya. Isa siyang violator. Ha? Isa siyang felon. Nakulong siya. Nagnakaw siya. Nangutang siya. Diba? So, anong pagmamayabang mo sa amin? Tapos magmamalinis ka na naman, sasabihin mo naman, di totoo yan, kesyo ganito. Eto mga ebidensya, oh, wala ka na maitatago, hindi mo na maikakailaan. Dito ang evidence namin. Pangalan mo nakalagay, address mo nakalagay, phone number mo nakalagay. Oh. So, deny pa more. Dito sa mga hindi ng English. ano, di ba? Ano yun? Ano? Diba? So kayo, yung mga nagdidikita na yan, you are a bunch of losers. Sensya na ha, pero hindi kami ngayon pa na nalaman namin ang background nitong pambato ninyo. Ha? Wala kayo sa amin. You are nothing but shit. Shit from a bowl. Not only from a bowl, but on the streets. Pwede kang tapak-tapakan na isa ka lang tayo. Bye everyone. This is Andrea D. Thank you naman sa inyong lahat sa pag-stay dito. Maraming pong salamat sa inyo. Good night everyone. This is Andrea D. I hope naman yung mga mumurahin niya dyan, huwag kayong masyado magpa-apekto na sa kanya at huwag niyo iti-take personal kasi walang kwentang tao to. Sabihin, itong taong to, tae lang sa atin. Bye guys! Thank you everyone. Bye. Stay safe. Good night.